gaya nga ng nabanggit ko this time, makakasama naman natin ang kilalang advocate of financial literacy and entrepreneurship, Visioning Executive Director ng Colaico Foundation. Walang iba kundi si Ginoong Armand Bengco. Yan. Sir Armand, magandang hapon po. Bumati po muna kayo sa ating mga listeners. Yes, magandang hapon, Benji. Yes, hello. Yes, sir. Bumati muna kayo sa ating mga view, mga listeners. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig, Benji, at sa iyo rin. Magandang araw. Yes, sir. Oh, malakas din tayo sa mga probinsya. Naga yes. At Cebu, yan, Bacolod. Eh, maraming tayong nakikinig dyan. Oo nga, sir. Yun, napatawag nga ako at alam mo naman na maraming Pinoy ngayon ang hindi makalabas. Lalo pat ngayon nga nasa MECQ ang NCR, ano? At ilang karating lugar. Ano ba ang pinakamagandang gawin at pagkakaabala ng mga Pinoy, lalo na yung tipong may sapat na salapi naman, paano nila ito paikutin o palalaguin ngayong ganito ang sitwasyon natin sa ano, ngayong may COVID-19 pandemic? Go ahead, sir. Well, una, doon muna tayo doon sa pinakagrabe na siguro, no? Not because doon tayo nagpo-focus. Doon sa mga walang pinagkakakitaan ngayon, nawalan ng trabaho, walang maabutan o wala nang iaabot na ayuda. Ha? Ngayon na, yan, hindi, okay. Hindi nung umpisa ng Marso. Well, unang-una, number one, kailangan natin mag-survive. Ito po para doon sa mga walang-wala ho talaga, ha? Yung talagang wala nang ipon, walang pinagkakakitaan, walang makukuha ng ayuda. Number one, talaga pong mag-pause, huwag mo tayong mag-panic, huwag tayong yung overly mag-isip at okay. Kung ano-ano na ang maiisip na hindi ka nais. So, positive pa rin ng pananaw. Kalma na. Sana positibo na tuloy ang buhay, negative sa COVID, pero positive na kailangan harapin ang araw na ito. Ngayon, ang sinasabi ko palang, yun. Araw na ito. Kalahati pa lang ng araw natatapos. Number one, survival. Miskin na may pera survival ngayon, ang laban ngayon, survival. So, doon sa mga walang-wala, tingnan nyo po ang inyong paligid. Kayo ba ay may kasama sa bahay? Kayo ba ay padre de familia? Kayo ba ay beneficiaryo lang? Baka ang nakikinig sa atin asawa or anak, nawala ng trabaho, yeah. Pero meron naman akong mga magulang pa o meron pa akong pwedeng okay. Asahan. Ang importante po ngayon, mag-survive. So, paano ka mag-survive? Dumikit sa iyong pamilya, kumuha ng lakas at ng mga pangangailangan sa pamilya. Doon po muna. So, yung mga kinikimkim natin na galit, hiya, o kaya ay pagyayabang or pride sa sarili natin. Yeah. Kung tayo ay walang-wala, lalo na kung tayo ay merong inaaruga na pamilya, kung kinakailangan kayo ay humingi ng saklolo, hindi lang tulong, saklolo sa inyong pamilya, mahal sa buhay, miskin na mga kaibigan, kailangan niyo pong gawin yan. Kailangan niya pong gawin yan para doon sa sinasabi ko, number one, mag-survive. Now, makasurvive sila. Makasurvive. Sa mga susunod na araw, kailangan po kaagad, makakita ng pwedeng pagkakitaan. Ha? Okay. Number one, to survive, kung walang-wala, dumikit, humingi ng saklolo sa pamilya, kaibigan, mga mahal sa buhay. Pangalawa, humanap agad ng pwedeng pagkakitaan.
Huwag hintayin kapag nasa NCR kayo. Sige, hintayin ko na lang kapag normal na ulit. Hihintayin ko na lang kapag na lift na yung modified ECQ. Hindi po, wala po kayong hihintayin. Wala po kayong hihintayin. Kailangan maghanap na kayo ng pagkakakitaan. Saan maghanap ng pagkakakitaan? Wala nga po, sarado and all. Dito sa barangay namin sa San Juan, Benji, noong Marso, noong nagpumpisa ang enhanced community quarantine, yung magsipahigpit. Kasi yan, modified enhanced community quarantine. Noong nagpumpisa, noong March 16-17, yata yun, yung enhanced community quarantine. Noong ako ay pupunta sa barangay namin dito sa San Juan, meron akong nakasabay na binatilyo na wala rin siyang pinagtatrabahuhan. Sarado eh. No work, no pay sila. Kumuha siya ng barangay quarantine pass. Noong papalik na kami, halos sabay kami papalik, sabi ko, alam ko itong binatilyo na to, nakatira doon sa isang kalye. Papunta siya doon sa kalye namin. Sabi ko, saan ka papunta? Bakit ka hindi pa umuwi sa inyo? Sabi niya, pupuntahan ko po si Aling Sylvia, yung kapitbahay namin. Sabi ko, bakit mo pupuntahan? Kasi po na senior citizen si Aling Sylvia, hindi po siya pwedeng lumabas ng bahay. Makikipapili ho siya sa akin dito sa paglapas ko, meron akong quarantine pass, papabili po siya sa akin ng pangangailangan niya diyan sa palengke. So pumunta siya sa bahay ni Aling Sylvia, kumuha siya ng listahan ni Aling Sylvia, binigyan siya ng pera, at kumuha pa siya sa 12 pa na mga bahay na mga listahan ng papabili nila. Pumunta siya sa palengke, binili niya lahat yung kailangan ng mga senior citizen lang ang natira sa kanyang bahay. Binalik niya, pinabili niya, binigay niya yung pamilya, binigyan siya 50 pesos on the average bawat isa. Ang kinita niya sa 12, 600 pesos. Wala siyang kailangan puhunan. Oo. Wala siyang kailangan puhunan dahil binigay sa kanya yung perang pamili, binigay yung listahan, ang puhunan niya lang ay yung katawan at oras niya para pumila, maglakad, medyo malayo yung nilakad niya, malayo yung palengke sa aming kalsada. Yun lang ang naging puhunan niya. Sa loob ng 3 oras, nakakumita na. Pamili siya, nakasilbi siya sa kapwa niya, kumita siya ng 600. Siya ng 600. Alam mo, nung natapos ang GCQ, nung bago mag-GCQ, ilan ang pinamimili niya doon sa barangay namin? 45 houses. houses. Ang kanyang pinamimili, linggo-linggo. So, nung nag-quarantine, siya ay merong pinagkakitaan. On the average, 50 pesos, meron daw nagbibigay pa, 100. 45 houses ang kanyang pinagsisilbihan. On the average na 50 pesos, meron siyang mahigit 2,000 kada linggo. 2,250 a week to be exact. 9,000 pesos a month na ang pinatrabaho niya, 2-3 oras sa isang araw kasi mamimili lang siya eh. Kukunin lang yung listahan. Mamimili siya. Bibigay niya doon sa bahay muli. Aabutan siya ng 50. Sa isang araw, 2-3 oras. 4 oras na. Matagal na siguro 4 oras. Wala pa. Hindi na masama yan. Kumikita siya ng 9,000 kada buwan. Nung nag-GCQ nga, medyo malungkot siya eh, kasi nakakalabas na yung matatag siya kahit pa paano. Hindi to ano ha, hindi to sophisticated na naglalabo doon lang mismo sa barangay niya. Ito pa isa. During ng quarantine, sarado ang mga barberya.
Yung isang trabahante sa isang parlor sa mall na nakatera doon sa barangay namin na walang ng trabaho dahil sarado ang mga barberya katulad ngayon. NAC, Metro Manila, wala na naman siyang trabaho. Wala na naman siyang trabaho. Kasi nagtapos pa lang ang barberya mga isang buwan pa lang noong nag-GCQ. Itong manicurista na dati nagtatrabaho sa mall, mga nung ika-limang araw na enhanced community quarantine, aba, nagkakatok na sa bawat bahay. Nag-go home service na siya. Bumili siya ng sariling niyang PPE. Yung parang nakabagay siya. May face mask, may face shield. Bumili ng guantes. At kumatok sa bahay-bahay. Manicure, pedicure, 300 bawat customer niya. E sa 10 na nagagawa niya sa isang linggo, 3,000. Sa isang buwan, 4,000. Mas daig pa nung pumapasok siya sa parlor. Ano ang mensahe, ano ang tour aral dito? Yung sinasabi ko kanina, kalmante lang muna po kayo, huwag po tayo magpapanik, huwag tayong hopeless, humingi ng saklolo, pero huwag naman tayong parasite na hindi na tayo gumalaw. Mag-isip po kagad tayo sa ating paligid, sa ating komunidad, ano ang pwedeng pagkakitaan. Pagdinsan, kung ano yung problema, yung merong kulang o merong kailangan bawasan, doon pa lang meron na kayong pwedeng pagkakitaan. Now, kanya-kanya po yan, hindi ko masasagot bawat sitwasyon o katayuan sa buhay. Pero sigurado po ako sa bait at galing ng Panginoon, kung sino man ang pinapanginoon natin, lahat tayo meron pinapanginoon, meron pong oportunidad sa krisis man o sa maayos, magandang takbo ng sitwasyon, laging may oportunidad. Kailangan po hanapin yon. Hindi po sinusubo, hindi po inaabot, hindi po yan basta binibigkan. Hindi ko lubos maisip na pwedeng pagkakitaan yung home service na pabili. Pero nakita... Yung home service, di ba? Nakita noong nakasabay kong binatilyo, 22 years old, nakita niya dahil paborito niyang kapitbahay si Aling Silvia, senior citizen, hindi makakalabas ng bahay. Sa una pa lang, pag minsan ang mga oportunidad na pagkakakitaan, pag minsan, dahil sa kagustuhan lang natin makatulong, meron palang oportunidad na pwedeng pagkakitaan. At para sa mas marami pang kaalamang pinansyal at balita tungkol dito sa KSK SMP Co-op, mag-subscribe na kayo dito sa aming YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe at ang notification bell para maging updated kayo sa bawat video na aming i-upload.